yung mga tropa na asakayaw ngayon sa tricycle. Tumakay ulit ako sa pangalawa. May checkpoint. Hello, Mano. Mano. Hello. Hello. Ito, nag-iingat. Ako, nag-iingat. Lagi na kamas. Dahil sa virus. Ako lang ulang mas. Mga tropa ito. Wala ka tao-tao. Ayun nga, dami pa sa error sa palengke. Oh, boss. Talagang hindi makasakay. What's up mga katropa, today's vlog eh kukuha ko ng sahod. Sahod ko sa trabaho. Eh 5 days akong walang pasok at nanganganib na baka 1 month. Sana may pasok na ako sa Monday. Kasamahan niyo ako at kukuha ko ng sahod. Okay? Game. Walang jeep na dumadaan, kita nyo. Ano kung makapunta nito sa SM? Walang jeep. Ang masakit. Walang dumadaan jeep. Tricycle na lang kaya ako.
mga katropa, nakarating din ng Marilao. Mukhang walang masasakyan. Tignan nyo mga katropa. Walang ka-tricycle. Halos sarado lahat ng mga tindahan dito sa Marilao. Sarado lahat, mga katropa. Solo flight. Wala, walang katao-tao. Walang ganong dumadaan jeep pati tricycle, kaya ito ngayon maglalakad. Ako lang walang mas. Tatakbuhin ko na lang, layo! Punig yung sahod ko sa trabaho kasi nasa Laitien ko eh. Ito pinakamahirap sa isang ordinaryong tao, lalo na kung insenas katapusan yung sahod. Tapos, alam nyo na, napilitan ako isang layong ATM ko. Kaya ako kunin ko rito, sana hindi ako kaltasan ng malaki. So, 5 days o 1 month yata ng ano, walang pasok. Pero sana may pasok na. Sa Monday. Grapit. Pausap. Pinakbuko. Ito yung bahay ng pinagsasanlaan ko. Ano? Laki ng bahay. Yan, bahay nila yan. Napakalaki. So, mamaya na lang uli. So, ayun na nga mga katropa. Nakuha ko na yung sahod ko. Kinaltasan ako ng 1-3 kasi bumali ako sa 1,000. Tapos penalty 300 dun sa 1,560 na kinakanta sa akin kada kinsenas katuposan. Ito pinakamahirap lalo na pag nakasan na 18. Nakauwi na nga. One eternity later. So what's up mga katropa? Andito ako ngayon as usual, naglalakad. Walang masakyang jeep. Pauwi na ako.
Pero mamamalengke ako para ulam namin mamaya. Kaya hanggang gabi na. Okay, dito ngayon sa palengke. Hindi ko alam kung anong ulam bibiling ko eh. Iisipan mo pa. Kaya 100 lang, te. Anong part? Ito. Yes. Bukano, gang? Ang 15, saka isang ano. Ah, halo natin? Oo, halo mo. Sige, okay na yan. Ano po? Pang tinola. Okay, salamat. Thank you, bro. Kuya, iyan o kayo? Sa yote? Anong kilo dito? Magkano yun? Tagunin ko na. Wala lang. Pangalan lang po. Premiso. Tsaka ano? Nor chicken, chicken cubes. $66 po. Okay, thank you. Okay, nakabili na ako ng napamalengke na ako para ulam na rin mamaya. So, ako'y uwi na. Salamat po. Ito nga mga tropa, lumaya naman akong tricycle. Dahil nga wala masakyan jeep. Palipat-lipat dahil nga walang jeep ngayon at bawal din dumiretso sila kasi may checkpoint nga.
Naghahabang na naman ako ng masasakyan dito. Ay, grabe. Napamahal ang gastos ko. Yung kaya ko ganito. Sakyan. Okay mga tropa, nakasakay ako ngayon sa tricycle. Tumakay ulit ako sa pangalawa. Checkpoint. Hello, ano? Ano? Hello? Hello? Ito, nag-iingat. Ako nag-iingat. Lagi naka-mask. Dahil sa virus. Ako lang walang mask. Mga tropa, ito. Wala ka tao-tao. Ayun nga, dami pa sa error sa palengke. Talaga hindi makasakay-sakay. Tinanggihan na namin dahil pag magtambas kami ng pasayro, inuhuli kami. Oo nga, boss. Tinitikita kami ang timano. Oo. Kaya yung body number namin sa tuda, nilagyan namin family driver, family van. Para hindi mahuli na, boss. Para hindi mahuli. Oo, tama yan. Buti, nagtataong kamol. Sa enforcer, lumakpas siya, naglalakad bago niya ako pinara. Kaya talagang gano'n na lang. Para hindi tayo mahuli, boss. Oo. Kami naglalakad, lalo kagabi. Grabe naglalakad. Kawawa yung mga pasayro, hanggang musong pa nga eh. Naglalakad. Okay, sinanggihan namin, lalo kanina, magaling araw. Kawawa yung mga pasayro. Lalo sa may toyan, napaka-hintit. Dating muritat ka ng mga ibang surkatan. May nakaharang din. Kaya ngayon, dahil sa pananawagan ng mga tricycle boy, mga ibang association. Kaya sa naway, yung pangako ni Duterte, na tigil na yung tamo, tigil na yung mga hulugan. Lalo yung sa mga nangungupahan ng bahay. Kaya hinihiling namin bagpos, pangunahan niya. Halimbawa, oh, 5 milyon ako, 20 milyon. Huwag kayong mga senador. 10 milyon, 9 milyon, kanya-kanya. Pangunahan natin para upang magsunuran. Magsunuran yung mga ubod ng yaman. Talagang ubod ng man. Gaman sa pera, dapat magsunungan. Kaya pangunahan ni Duterte. Diba, 20 milyon siya para magsunuran. Kaya marami nagugutom. Magkasama namin, kasama namin katuda, nangungupahan pa ng bahay, naghuhulugan pa ng motor. Nag-iiyakan. Mayak-iyak na. Sa gutom ngayon, lalo pag inabot. Sabi nga nung iba, pinangangamban. Usap-usapan, maabutin pa raw ng tatlong buwan. Itong nangyari sa presidente dahil sa virus yan. Kaya kawawa mga Pilipino, dapat pangunahan ng presidente. Sa naway, pumalat sa Facebook kung sinasabi ko. Marami na nagagalit sa presidente. Nasa pamamalaan. Yan talaga hanggan. Ubod nilang yaman. Ubod nilang mapipera pero wala. Wala nangyayari, walang aksyon, lalo yung presidente, may aksyon, pero buko. Walang aksyon kagad yung maglalabas ng malaking financial. 20 million ako. Kayo mga senador, sumunod kayo sa akin upang sunuran yung mga mayayaman. Abot-abot ang pananawagan sa mayayaman, ha? Tumulong daw, tulungan mula doon sa mga kapitan, kunsihan, mga mayor. Eh kaso, wala. Mabagal, lalo sa Marilao, mabagal yung repack ng mga pagkain bigay. Tinalo pa tayo ng Venezuela. Isang karton kasama ng bigas. Sa dami ng mga dilata. Mismong mayor ng Venezuela, binabahay-bahay. Dahil baka mamaya raw kung ibigay doon sa mga kapitan o konsyal, baka mabuhasan daw. Kaya ngayon na lang, abot ako ng pasalamat ito, Taglay, ng buong sambayanan namin malakas. Ako ay member ng Jesus Miracle Crusade, Christian, kaya hindi kami natatakot sa salot niyan. Katunayan ka mo, napatunayan ko rito, tatay ko may sakit nga titong dito gumagaling, AIDS. Yung anak ko na food poison dito gumagaling dahil Christian ako, buong tapang namin talagang inahayag ang salita ng malamang kailang ini-ignore ng mga nakagisa na natin. Ng mga religion nga, ang gawain ng Jesus Christ, bulaan daw. Bulaan ba yan? MP, dito na save. Pati baklat, humboy, dito gumaling. Kaya ganun na lang ang kabagabag ng mga tao ngayon pag walang tatak ng banal ng Santong Espiritu. Talagang tatablan sila ng virus niyan. Kaya ngayon, kahit hindi kami magmamas, pero sumasanayin pa rin kami sa order ng batas na magmamas, na mag-ingat o maglalabas sa bahay. Patunayan ka mo, naghatid lang ako ng pagkain doon sa mga sikyo, doon sa Sterling. Nag-iusap yung aking kaibigan, nagugutom na rin yung mga gwardiya sa Sterling.
Ay, hakiran daw ng ulam. Hakiran daw ng pagkain. Paano? Hanggang dito na lang. Mga katropa, at ngayon ay nakauwi na ako ng bahay. Oh, grabe. Sumakay ako ng tricycle. Tapos pagbaba ako ng Marilao, eh, naglakad na ako. Hindi lang naglakad, tumakbo kasi ako. Kasi nga, wala kang masakyan. Tapos, eh, pagka-uwi ko, nakuha ko na yung sahod ko sa trabaho. Pagka-uwi ko, ayun, naglakad ako, tapos tumakbo hanggang sa may palengke ng Marilao, tapos na malengke ako. Tapos ayun, naghanap pa na pa ako ng masasakyan, wala nga akong masakyan tricycle. Ayun nga, nakasakay ako sa una, tricycle, tapos binaba ako dun sa may Angel's Burger. Tapos yun, nakilala ko si Manong, ginag-G si Manong, kasi nga, ano, yun nga yung sa ibang mayor, kasi diba nga, nagbibigay ng bigas, ng mga pagkain, hindi kagaya dito sa Bulacan. At ngayon nga nangyari sa buong araw na to, salamat sa panonood. Like and subscribe, mga katropa. Sana supportahan nyo ko sa mga vlog ko at sa mga darating ko pang vlog. Tsaka, lagi nyo tatandaan, kung ano man ang nangyayari sa ating buhay, pagsubok lang ito. Maging matatag tayo at maglasal tayo. Andyan si God. Huwag tayong mga bawa naman dahil hindi tayo papayaan ito. At yun lang, salamat. Like and subscribe.